Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound in your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with thee, greet you. Sabay-sabay, dalawa. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ulitin ko lang yung kanina. Sabi dyan, not that I speak in the speak of one, for I have learned in whatsoever state I am, there will be content. Let's pray, Lord, once land po, Lord, sa inyong mga salita again. As we finish up this series, Philippians, Panginoon, ay ang pagpapala na meron itong libro na ito, Lord, na Bisel, ay napasa amin, Panginoon, matutunan namin at event sa aming private reading, maalala namin kung paano namin aral ito, Lord, ano yung sabihin. Mga natakel namin dito, Lord, balik-balikan din namin. Ay, salamat po, Lord, kay Paul, kay Timothy, Epaphroditus, especially sa inyong leading, Panginoon, sa kanila. At ganoon din po sa amin, may po'y matuto, maglumago, Panginoon. Kaya malulati in Jesus' name, we pray. Amen. Apo na po, good evening po sa lahat. Again, title po nito is There With To Be Content. Pero balikan ko lang tayo, tapos na tayo eh. Pero nakita kong malaking ano dito, topic is giving actually ito. Pero nag-uumpisa po yung giving pag ikaw ay contento. Pag di ka contento, di mo ibibigay yung dapat sa Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin, parang kanina, na-topic natin. Whether sa oras man yan or sa pera, kailangan makontento tayo. But anyway, ulitin ko po para nagkakaroon tayo ng overview at mabalikan natin buong Philippians. Yung topic natin last chapter 1a is approve all things that are excellent. Napakaganda. So kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon para alam natin ano yung mga magandang bagay. Okay, yung pinagkakabalahan natin, ating tinataas at pinupursue sa buhay. And then yung isa naman is by life or death. By life or by death, of course, nakita natin kung paano ang likod ng Panginoon, sina Paul and Timothy and even others ay committed po sila, okay, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos sa kanila. So pattern po sa atin yon. So sana hindi naman konting problema, tampuhan. Ganun nga po yung nangyayari sa marami po, no? Kaya tinatanong kanina yung mga bata, hindi ko na masyado inano kasi wala akong masyadong time. Pero dinaanan ko rin kasi anong dahilan, napakalapit nyo dyan, di ba? Sa iba na, sabi nga, umatin ng iba. Yung iba ganun kasi yan eh. Minsan, ino-joke ang panamagulang nila. Kaya, kung saan tayo makakuha, anak, doon ka. Di ba? Ganyan yan eh. Ilalo iglesia ngayon, iglesia ni Manalo, napaka-active din ngayon. Halos lahat ngayon active na, kanina nadaanan ko naman yung mga Jehovah's Witness ba yan? False Witness yung ano. Active sila, nakaganyan lang. Ngayon silang stand doon. Nakakawang ewan din eh. Pero, active na sila ng lagay na yon. So, ibig sabihin, humihirap ang ating trabaho, the fact na maraming false teacher. Pero sila, sina Paul, Timothy, and others, tayo din dapat, patay kung patay. Amen? Alala niyo yun? Hindi yung konting ano lang, tampuan, ayoko na mag-church. Nakakapagod. Si pastor na isang oras, lagi naman eh. Diba? Napaiksi nga last Sunday, diba? Wala na kasi masabi sa Job. Ulit-ulit. Mga kayo, nagkaasaran lang kayo, wala na. Ayoko na mag-church dahil inaasar, binubuli ako. Bulihin mo din, tsaka sabihin mo sa akin. Amen? Ako nga lagi na ubuli sa inyo eh. Nabi ng makinig eh.
yung iba-iba ang inaatupag nyo. And then, yung 2B, 2A, without rebuke, napakaganda. Ibig sabihin, wala tayong walang masabi sa atin dapat. And then, holding forth the word of life. Habang naglilingkod ka, itong salita ng Diyos ang lagi mong itinataas. At binabasa, pinapangaral. At napapansin ko, ganun po talaga yung mga kalaban ng Diyos. Eh, no? Kukuha lang ng maganda dito, isa, pili lang yon. Tapos yung iba, ayaw na. Kasi nga, ginagamit lang salita ng Diyos. Hindi nila talaga ito pinapangaral ng buo. Okay? And then, sa 3A, that I may win Christ. So, yun po yung commitment ng Panginoon, ni Paul, no? Habang siya'y lumalago, lumalago pa siya ng gusto, nakikilala niya ang Panginoon. Lalo pa. And then, high calling of God, of course. Maganda ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mataas. So, hindi cheap, hindi ano lang. Parang, pansinin mo yung pinag-aakabalahan ng ibang tao kumpara sa atin. Pansinin nyo, anong pinag-aakabalahan nila? Walang kabagay-bagay, di ba? Yung sasakyan, medyo pinaganda natin, pero gamit naman natin yan. Amen? Taon na naman yun, bago natin ano, ayusin. Para malamig, nilagyan natin ng ano. Pero anyway, yung iba talagang walang kwenta eh. Kaya, nakakaano din. Pero, ganun talaga eh. Hindi nila alam pa yung panawagan ng Diyos. Di pa nga ligtas eh. So, kanina, pinataas ko yung mga kamay ng mga bata. Yung iba talagang nakalimutan na eh. Yung iba, hindi naligtas. Palagay nila. Pwede ba yun? Pwede rin yun eh. Kasi pag talagang wala sa utak nila dati, sinubayan lang. Wala. Pero iba naman, talaga nakalimutan lang. So, katulad sa Bible, pinapalalahanan. Amen? So, tatapos tayo last week. Medyo marami, no? Moderation, peace, rejoicing, and virtues. So, napakamalaman ng last time, kaya tagal din tayo. So, yun. So, ngayon, tapusin natin ang Book of Philippians. Ano po ito? Giving nga. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala kang ibibigay. Amen? Ngayon, nga recipient kayo ng biyaya ng Panginoon. For example, iba sa atin, di ba? Nakapakinig tayo, nakapag-aaral tayo ng pure na salita ng Diyos. Yung iba nga, hindi aabot pa sa ganyan eh. Kasi di pa sila makaalis doon sa sistema nila na sila naturuan, naloko sila sa kanilang paniniwalang mali. Okay? So imagine nyo ha, kayo, kumbaga, example, kasi naman gusto ko example dito? Si Yesha na lang. Kasi, sino ang pinakamaswerte sa inyo dito? Mapalad. Pagdating sa, ano, blessing. Maghiwalay nga kayong dalawa. Magkasundo pala kayo. Ito si, ano, cellphone mo ba yan? Mabata pa, may cellphone kami. Edad namin. College na nga ako na, nakikiusap pa ako sa daddy ko. Ako, estudyante, pero nakaipon ako ng 1-2. Sabi, naghanap-hanap kami, wala akong mahanap na 1-2. Self. Namibili 1-2. Ayan, nakiusap ako. Napalad kayo, amen? Gusto ko sabihin ito, lalo na sina, ano, sarap ng buhay niyo, di ba? Sinusundo pa kayo, naikinig pa kayo ng purong salita ng Diyos. Bata pa kayo. Naka-aircon pa kayo. So, mga kaibigan nyo dito, quality people. Di ba? Ano pa? Hindi ako nanunumbat, ha? Inaano ko lang. Ano pa? So, pinagpala kayo, di ba? Ngayon, bakit saan ang galing yung mga blessing na yan? Lahat po yan, may nagsasakripisyo dyan, may nagbigay. Okay, laging nasabi din pasta dati, gumagets din yun eh. Kala ko kasi yung Baptist, parang Catholic namin, nanggagaling sa taas yung pera eh. Yung pastor, preach lang ng preach. No. Pagtanto ko na yung mga Baptist pala bago makapagano ng ano eh. Dadaan sa butas ng karayong. Sa training pa lang. Di ba?
Tapos pag andiyan ka na, hindi naman yung Catholic, mabiyan, mga pari na yan. May plano na doon, pakapatayuan na ng ano nila yun. Magkukunwari na lang siya doon na banal siya. Diba? Tapos yung ganun nagtuturo sa inyo. May poklo ito. So pinagpala kayo ngayon. Ang gusto ko lang sabihin, later in life, kaya po yan, marami nag-sacrifice para sa inyo. Later, parang ako din dati, wala akong kaalam-alam sa buhay, yun pala, marami nag-sacrifice para sa akin. And then, ako'y natututo. Bandang huli, ako naman ay magbabalik. Tindihan nyo ba yun? Hindi lang sa oras, of course, sa servisyo. Pati, diba, hindi naman tayo nakatira sa kung saan ano dito. Alam natin, sabi nga nila, doon di naman ganun accurate yun, ha? Pero sabi nila, money makes the world go round. Okay, medyo kamnal na ano yun. Pero in a way, totoo eh. Ibig sabihin, hindi lalakad yan pag walang pera eh. Amen? Amen ba? Amen. Ayun, ayun yung takbo ng usapan natin. Realidad to eh, yan. So kaya ngayon, giving tayo. So na, puro spiritual na tayo, di ba? Kanina. Pero parte rin ang pagiging spiritual po yung carnal. O yung practical na mga bagay, katulad ng pera. Kaya dito po, may mga sabihin si Paul dito. So ang ganda ng mga tinakil natin last week, yung mga bagay na maganda, dyan lagi yung utak natin. Pero, yung natapos tayo sa 9, those things, yung lahat siya, natutunan nyo, narinig nyo, tinanggap nyo, gawin nyo na. Okay, doon tayo natapos. So, pero sabi dito, natapos po tayo, sabi niya, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me has flourished again. Tagalog, inaalagaan daw nila si Paul. Nagpapasalamat siya. Kasi bukod siya ay naglilingkod siya, pero may sumusuporta pala sa kanya. Yun ang maganda, amen. Hindi yung parang kang mamatay na, sabi nga sa inyo, yung ibang basto nagko-compromise dahil sobrang hirap ng buhay. Mali din naman yun. Hindi dapat. Pero minsan, yung iba, ganun. Kaya dumidiskarte ng kaiba. Mali na. So, hindi tama yun. Pero, kung pera at pera pag-uusapan po, meron yan. I mean, may pagkukunan ka dapat. Naintindihan ba? Lingkod ka ng Diyos. Eh, iba nga dyan, nagtatrabaho. Ano ba iniisip ko, kailan lang? Eh nga, sa trabaho kasi hindi ko malala bakit iniisip ko yun. Pero sa inyo, parang iniisip ko kayo eh, para paano kayo pagpawalain, diba? Kasi nga, isa sa mga tisod sa atin, magkarnal kasi yung utak nyo. Ayan, tagal ko na sa church, di pa ako pinagpala. Ganun yung ano eh. Parang di naitindihan kasi natin minsan kung paano tayo pagpalain. Tapos, puro tayo spiritual kunwari. Tapos, hindi naman natin inaasikaso yung isang parte ng buhay natin. Very basic naman, like magtrabaho, di ba? Kaya, ngayon, si Paul, ang maganda sa kanya, katrabaho siya sa ministry. Ibig sabihin, ginagawa niya dapat niyang gawin. Tapos, ginagawa niya pa yung para sa sarili niya pag, yun nga, pag walang nag-support sa kanya. Kaya, nagpapasalamat siya eh. Ako po, ganun din. Yun, pag may nakita ako dyan, doon ngayon, ano pa lang eh, talagang kung ano lang meron, di ba? So, nakakatulong po yun. Tapos nga, kahit yung mga nag-support sa atin outside, yung sa JG Expo, at the moment, yun pa lang ang concern nila eh, sa lugar nila, kasi nga, sa kanila yun. So, tayo naigamit lang din. So, pero, okay na rin. Kasi, nakakatulong. Gusto ko sabihin dito, yun nga. So, si Paul daw, yung nangyari sa kanya, hindi niya dinitali, pero obviously, ang nangyari dito, nangangailangan siya. Amen? Imagine nyo, kaya nga, nung mga nag-umpisa pa lang tayo dito, bihira akong magsabi ng, yan, about sa pera. Kasi nga, kahit paano, okay-okay pa. Pero ngayon, na-realize ko, ilang taon na rin pala tayo, wala pa tayong sariling at least na place. Yung sikip namin kanina dito, ganyan ako dito. Oh, excuse me. Nag-preach na nga ako, hindi ko na nga inano to kasi nakatuwa marami tayo. Pero kailangan natin kasi yun. Amen? Kaya si Paul po, trabaho siya ng trabaho. Eh si Paul nga, katulad naman ng mga lingkod ng Diyos talaga, hindi naman siya yung ganyan, di ba? Ang problema ngayon sa ministry, baliktad na eh. Nabanggit ko sa inyo last time, kinukwento ni Pastor, totoo yun eh.
Wala pa ngang church, ganyan na nang gahingi ng hingi kung kanino. Yun ang una nilang inalam. Salip na doktrina ang alamin, aralin. Paliba siguro, may nagpalaki din na ganun. Naintindihan ba yun? Malimos. Tawag nga doon, professional beggar. Yan, tawag doon eh. Kaya kayo, huwag kayong mamalimos ha. Yan sabi ko na agad sa inyo. Ngayon, kung yung pastor nyo, ganun. Nagiging ganun din talaga kayo. Yan gusto sabihin yan. So, kaya si Paul, trabaho lang siya ng trabaho. Kaya refreshing sa kanya, biglang-bigla, ay, meron akong pera. Di ba? Imagine nyo yun. Di ba? Kasi ganun sa music, kailangan mo ng maraming ganyan din. Hindi mo saan marami, sakto lang. Para tuloy-tuloy. Saan ginagamit ang pera? Maraming bagay, di ba? Pagkain, transportation, yan, pagrenta, space, maraming bagay. So, hindi yan nawawala. Kaya papansinin dito, hindi niya nabanggit yung pera. Pero yun po yung pinutukoy niya, okay? So, ulitin ko lang ha. Sabi dyan, nagpasalamat siya at nagsasaya siya kasi daw, naramdaman niya yung concern ng taga-Pilipiyan sa kanya. Bakit daw? Kasi pinadalan siya. Mga ganun. Amen? So, ituloy ko pala yung thought ko kanina. No? Kaya mga bata, so sana si Kenneth, matalino daw to dati. Hindi ko alam kung totoo eh. Kasi nag-uusap kami sa band. Ang mga to, mausapan ito, puro kaloko. Ayan, itindi ako ng bata pa kayo, di ba? Pero darating yung panahon, ang iniisip nyo, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo, lamang na lamang kayo, para kayo na nag-travel through time. Alam nyo na agad yung ma-encounter nyo. Pag ikaw, Adam, tatay ka na, tingnan mo yung mga tatay. Ganun ang buhay. Hindi malaman kung saan kukuha ng ano. Ha, pag nagkasakit, paano yun? Nag-aaral. Diba? Ngayon naman, ginagawa ng mga tao, takbo lagi sa ano, gobyerno. Yung mga gobyerno naman natin, magnanakaw naman, kinukuha lang nila sa taxpayer yun eh. Nakakasari si Bongbong daw, di ba? Nabash siya, nakita niyo ba? Nakakatawa din eh. No? Anyway, so yun, so natuwa siya kasi naka-ano siya. So, now, yung ibang pastor po ay minsan nga nagpaparamdam ako, minsan lang din. Pero joke lang yun. Obviously, gusto ko matuto kayong magkusa. Amen? Ano yung kusa? Magbigay. So, yung sa tithes, yun ang pinaka-basic. Okay? Nabanggit ko sa inyo kanina, may mga pangailangan. Dapat, ano yan, tuloy-tuloy. Parang kayo, gusto nyo ba nagtatrabaho kayo, walang sweldo? May sweldo ba ngayon? Wala muna ngayon, ha? Patay. Ano yun? Amen? Amen? Eh, kahit saan, ganun. So, sa church, sana ganun, dapat. Kaya, sana yung, nabanggit ko kay Kenneth, kung talagang matalino kayo, sana nagaplano na kayo. Pag ako po, pasto, sige po, salamat po, tinuruan nyo kami. Pag-like ko, pag-engineer na ako, ano ka ba? Ha? Civil engineer. Ang laki ng, lalo na pag nangungurakot din yung mga yun, eh. Hindi lahat, ha? Pero kahit di ka mangurakot, malaki sweldo niyan. Anong gagawin mo sa pera mo? Diretso, ano? Parang magplano na kayo, amen? Ano ba? Yung mga kilala ko, ganun. Yung pinagyayabang. Siyempre, bibili na napakamahal na bagay hindi nila kailangan. Tama ba yun? Nag-travel ng 3 times a year. Tama ba yun? Bibili ng 3 bahay. Tatlo din ang asawa nun. Hindi tama, di ba? Kaya nga ang blessing, pag-pray natin, may blessing tayo, pero gamitin naman sa tama. Kasi hindi ka lang dito sisingilin ng Diyos sa lupa, pati sa, kung sa langit ka, sa langit. Amen? So, ang mga naglingkod sa Diyos, maraming reward sa langit. So, kaya ito, ha, kasi sabi ko yan, kaya natuwa si Paul, kasi, pero may sinasabi siya dito parang we're in here also carefully. Ibig sabihin, talagang gusto niya. Ibig sabihin, kung nagpadala ko nungari si Philippian Church na nungari kay Paul ng, uy, biglang may 5,000 ako dito. Dito ang tuwa si Paul. Kaya tinitingnan niya, alam ko, ano eh, gusto talaga nila magbigay pa ng gusto eh. Kaso parang, sabi dito, but he lack opportunity. So, ibig sabihin, naiintindihan ni Paul yun. Naiintindihan ni likod ng Diyos yun. Kasi nga,
Kaya nga ito yung dito tayo sa ating pinaka-team. Sabi dito, not that I speak in respect of one. Ibig sabihin, hindi siya nagpaparinig, hindi niya gustong, "Hoy, kailangan ko ng ganyan." Alam niyo ba, ibang missionary daw, nakatira kung saan-saan yan. Pag ano, kasi ibang mga churches, ganun eh. Ginagawa nila, halimbawa sa mayaman niya, iba-iba naman, talaga mga kulto din. Hindi na nila tinuturo yung missionary na maging ano eh, kontento. Hindi nila tinuturo ang ano, magsakripisyo. Ginagawa nila, parang pinapamper ba? Kasi parang ano yun eh. Parang naririnig ko dyan. Siyempre, pag may missionary ka, may mag-support din sa'yo. Parang ganun. I-report nila. Oh, kita nyo man, dami namin yung sinusupport ng missionary. Dati wala akong alam sa mga gato na nakukuha ko lang ngayon eh. Therefore, nakakuha din sila. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag niyang gagawin nyo, kaya inaano natin yung negative. Okay? So, pero ang totoong lingkod ng Diyos, itong si Paul, nagtuturo siya ng giving, pero hindi para sa kanya. Hindi sa kanya lang, I mean. Obviously, para sa kanya rin, pero hindi sa kanya lang. Yung sabihin doon. Hindi kita tinuturo magbigay para ako ay payamanin nyo. Hindi ganun. Kasi nasabi niya dito, "For I have learned in whatsoever state I am therewith to be content." Kung meron nag-tithes, kung may nagbigay, salamat. Kung wala, tuloy pa rin ang ministry. Ganun yun. Kaya nga, nangyayari, kaya mahihina yung ibang churches, nakatingin sa magbibigay sa kanila. Sino ba yung mag-support sa atin? Kaya nga, ginagawa ang example sa inyo, hindi ko inasiraan yung ibang churches. May sinasabi ko sa inyo, kasi nga, kaya tinuturoan ko, kayo yung church eh. Kayo yung nagpa-plano din sa buhay nyo. Kaya pag minsan, sinasabi ko sa inyo, nagiging straight tayo sa mga iba, would-be supporter. May nagsabi nga sa akin, "Pastor, kinoconsider namin na support, supportahan kayo eh." Ganun yung, tuwa akong ganun ah. Ba't kailangan mo sabihin sa akin? Inaisip ko. Ano kailangan sabihin sa akin yun? So, wala akong nasabi, di, wala, ganun lang ako eh. Naghihintay lang ako, amen? Kasi ganun tayo. Ibig sabihin, kung may mag-support natin, galing sa Diyos, God-given. Ganun din, pag member. Di ba, hindi natin binabaraso yan na may pag-away tayo na, "Oy, dapat sa aming member yan, ha?" Tinuturo, di ba, ginagawa natin, tinuturo natin tama, bahala kayong mamili. Ganun lang. Kung gusto mo ng happy-happy, doon kay, ano, kay kunwaring Baptist daw siya, hindi naman. Ganun yung sinasabi ko kanina sa mga bata. Kasi dyan, happy-happy kayo dito, Bible. Diyan, kunwa-kunwari, yung mga post nun, puro, ano, halo-halo eh. Para lang, wala lang. Parang wala nang magagawa sa buhay, kundi, ano, ganun. Maintindihan ba tayo? So, tayo, yun nga. So, yan. Paano nyo nasabi, Pastor, na ikaw, hindi ka ganyan? Sabi, hindi ka nanguhot-hot. Eh nga, sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa yan, sinabi ko, sinabi ng salita na Diyos, eh, na-offend. Hindi. Ibig sabihin nun, hindi ako yung respecter person na sinasabi dito. Na yung iba naghahanap, sino bang mayaman dyan? Bobolahin. Diba? Ganun eh. Na nakita ko po yan sa ano ng mga tao, mga pastor, kapastoran, hindi lahat. E si pastor dito, yan ang dyan lang ako hanga dyan eh. Dun, okay siya dyan. Kaya natutunan ko yun. Hindi magpapaano yun. Pero yung iba, talagang kulang na lang, ano eh, sabi nga sa inyo. Sip-sip eh. Kung paano sumipsip, ganyan-ganyan. Nabanggit na rin natin yung kay Abante, di ba? So yun. So ang maganda kay Paul, tinuturo niya kasi biblical naman talaga yung biblical giving, tithes, offering, supportahan yung church, supportahan yung gawain, yung manggagawa. Okay? Yung missionary, yung pastor. Pero ang binigyan natin ng diin dito, dapat kung ikaw naman yung sinusuportahan para gawain yung gawain ng Diyos, ano ka dapat? Makontento ka. And ito, kahit kanina to, by the way, no? Kahit kanina to. Kasi nangyayari, yan, kaya yung iba ay nag-aaway-away sa church. Yung iba, yan, nakatingin sa pera, sa kanyang, ay, ako, parang sacrificio na lang ako. Di ba? Nangyayari yun, kasi minsan ako, hindi ko naman gusto kayong ma-withhold yung blessing sa inyo. Kaya gusto nyo ba lagi kang papatayo dito? Ito po, yung nagbigay ng ganyan last week. Gusto nyo ba laging ganon? So ngayon, kaya masanay ngayon tayo na ano, kahit ano pang meron, wala,
makontento. Yung word na contentment po, napakalaking salita niya. Yung iba nga, puro yan ang ano eh. Kasi nga, ang daming tao hindi na contento, lalo sa US daw. Nakakabuisit na rin. Biruin mo, pag nasa US, sabi nga ni Bad, malaking sweldo dun eh. Tapos nagireklamo pa. Maya-shock ka dun na ewan eh, di ba? Itong taong to, wala to. Walang contentment. Hindi na tayo masyado mag-ano dyan, pero natindihan nyo ba yung mga contentment, mga bata? Huwag na kayong maghanap ng wala. Okay? Pag-pray nyo lang. Tapos, of course, sa maraming pagkakataon, pagtrabahuan nyo. Ganun yun. Ganun ang prinsipyo dyan. Huwag kayong, naalala ko na yung mga pastor, ganun, parang nagpaparinig ba? Alam nyo yung paparinig? Iba sabihin, ako, 10 taon na ang pasto, wala pa akong ganyan. Anong gusto mong gawin ko? Kanina ako nagpaparinig. Isip-isip ko lang itong taong ito, hindi na natuto. Tapos pag may nakita ba, buti ka pa, may ganyan. Parang anong gusto mong sabihin? O, ito na, sa'yo na, parang ganon. Buti nga lang kung pera lang yan eh. Ang problema dito kasi attitude. Kasi attitude, yung skill, yung character, yan yung dala-dala mo, yan ang mag-enable sa'yo para makakuha ng kung anong dapat mo magkaroon ka. Naintindihan niyo ba yung mga bata? Ang simpleng illustration nga dyan, yung skills lang, yung knowledge. Simple pa lang yan. Hindi pa po yan ano, lahat. Kasi yung iba kahit may skill din, may minsan may love din ang blessing. Totoo po yun. Kaya, ang inaaral natin dito, kompleto eh. Kung nakikinig lang kayo, siguro, naipo na yan. Siguro lahat, siguro kayo dito, magpapalain. Kung nakikinig talaga kayo. Kasi sinasabi ko na sa inyo lahat ng prinsipyo ng Bible na paano kayo pagpalain. Amen? So, isa to, makontento ka. Ang hirap ng taong parinig ng parinig dahil kahit sa tabaw, ganyan. Hindi mo pala kung paano ko makakaewan na nagano ako, hindi pa rin ako, buti pa siya, ganun. Anong gusto mong gawin ko? Problema mo yun eh. Intindihan nyo ba yun? Kahit ang bata, ganun kayo, kahit dito. Kahit saan actually. Buti pa siya, mataas ang grade. Ba't di mo ba alam kung paano, tumaas ang grade? O kailangan ko pang dik-dik sa'yo. Now, yung iba dyan kasi, may mga prinsipyo din ako na, mahina ka talaga. Di ganun din. Kung naintindihan mo ng Diyos nagbibigay ng knowledge sa iba or skills, iba kasi pinanganak talaga matalino. Totoo din naman yun. Alam nyo rin yun, di ba? Iba sa inyo nga, di marunong kumanta. Iba parang bata pa, marunong na sa tono. Ba't ako? Hindi. So, yung sabihin na naman niya, dapat hindi mawawala sa equation ng Diyos. Kung binigay sa kanya yun, gamitin niya na maayos yun. Pag hindi niya ginagamit na maayos yun, meron rin siyang kalalagyan sa Diyos, parusa. So, ikaw, kaya maging kontento ka. Kung ganyan ang boses mo, pagyamanin mo na lang. Kung di ka talaga, tayo nga dito, wala naman tayong masyadong nasanta kasi nga, wala rin tayong talent eh. Medyo. Pero pinag-develop po yung talent actually. Pero, hindi rin tayo masyado dyan. Asan na ba ako? So, yun. So, maging kontento po tayo. Napakalaking bagay niyan. Pag hindi ka marunong makontento, yung gagawa ka ng mali. Katulad na, nabanggit ko na yung mga missionary, mga pastor, magtuturo ng mali para sa pera or pabor. Ganyan niya. Kayo din. Baka meron dyan, meron palang trabaho dun, sasayaw lang ako ng okay na, marami ng pera. Gusto niyo yan? Pailing si Kenneth, siyempre. Hindi ka talaga. Mga babae, kadalas dun. Ikaw ba, Chelsea, kunwari, mabayaran ka ng malaki. Sasayaw ka lang. Gusto mo yan? Sana, ha? Yung mga binabayaran na yun, di ba? Nagyayabang pa yun. Ito na yung bahay ko. Ngayon, yung mga nakakapanood nun, ganun lang palang buhay. Sip-sip lang ako kay Vic Soto, eh. Yari ka doon, spiritually. Yari ka. Okay, so, makontento. Ano pang di kontento? Yung paggalang na lang. Iba naman, yun ang problema naman na iba. Ako, walang gumagalang sa akin, kaya ako, gagawin ko, magmamalaki ako, magpapa-impress ako, magpapapansin ako. Kasi yung paggalang na gusto ko, ganyan lang sa akin, ba sila gano'n? Contento ka rin.
baka may kailangan pang gawin, magtanim ka. Diba? Gawin mo yung tama. Yung respeto darating, kung hindi, baka hindi talaga pa sa'yo. Eh, sino bang karespeto-respeto dyan? For example, si Marcos. Karespeto-respeto ba yun? Tatawa kahit sa DOH eh. Mga troll ata nila yun eh. Alam, automatic eh. Salamat po BBM dahil sa good job. Hello. Pera natin yung ginagasta. Di ba wala bang alam itong mga to? Ano gusto sabihin kanina? Yan, yung paggalang, no? So, yung paggalang po ay in-earn yan. Okay? Ito di ba mga bata? Kahit kayo. Kaya may mas galang pa ako, for example, kung meron dyang basurero na hindi katulad ni Marcos na magyanakaw. Mas may galang ako dun. Tinihan nyo yun? Ganon din kayo. Kaya lagi sabi sa aming sin, nauso kasi yung ano eh. Hindi na ano ni Pastor yung ano eh, mga networking. Hindi siya ganun ka ano dyan eh, dinikdik niya, walang ganun. Sabi kaya ngayon, hanggang ngayon, iba, Pastor na, networking pa rin ng ano. Kaya ako sa inyo, naku, wala naman sigurong ano dito, aalis muna kayo dito bago kayo mag-networking. Dahil talagang itirahin ko yan sa inyo, sabihin ko, hoy, halata naman yan, nanluloko ka ng tao, komportable ka ba dyan? Eh, baso, malaki yung tights to. Tights ka na doon. Doon ka sa CCF. Magsama kayo. Hindi natin kailangan yan dito. Amen? Amen. So, makontento ka. Pag hindi ka kontento, gagawa ka ng mali. Ang equivalent po niya sa Ten Commandments, yung ano, kabaliktaran niya na force, yung covetousness. Amen? Hindi sa isa yun. Hindi ka kontento sa asawa mo. Mag-ano ka. Diba? Kaya yung iba, ganun. And then, di ka kontento sa pera mo, magnakaw ka, manloloko ka. Di ka kontento sa paggalang sa'yo, magpapa-impress ka. Di ka, ganun po yan. Kaya, amen? Gusto nyo makontento? Paano? Nakakano rin yung, paano ka magiging kontento? Sige nga. Ano ba yung passive ba yun o active? Alam nyo yung passive-active? Pag active, ginagawa mo pag passive, parang hinahayaan mo lang. Yung pagiging, yung contentment ba is passive or active? Kasi pag pinag-aralan nyo, lahat ng bagay active. Yun ang totoo. Walang passive kahit income, walang passive. Ang gusto sabihin, so yun, makontento kayo. Natama ko na ba lahat? Sa grades nyo, yun. Ano yan, ayun. Kung talaga, nga tulad nga niya, iba sa inyo sabi, kaya hindi daw nakakapag-church, nag-review para mas mataasan. Gano'n makataas ang gusto ng grace? Kaya nga sa Bible quiz, isa yun sa aral sa inyo. Tingnan niya, kung dati, magaling kayo sa academics versus magaling kayo sa Bible. Ay, 100 kayo dito, lagpa kayo, 0. Ano mas maganda, 0 kayo dito, 100 kayo dito, o 50-50? O siyempre, huwag mong uhuli yung kinalaman salita ng Diyos, di ba? Kasi alam na natin, yung iba dito magaling dito, ginagawa na ng demonyo. Yun ang totoo. Magaling lang sila, pero wala silang pananagutan sa Diyos sa palagay nila. O yun, ginamit nila pang sarili, bandang huli, yung kinagagalitan natin. Di ba? Nakodin natin tao itong mga to. Wala akong masabi, matalino kung matalino, mataas ang posisyon dahil sa galing. Pero hindi natin ginagalang. Okay? So, huwag niyong iuhuli ang Diyos sa buhay niyo, makontento. Sa mukha niyo, yan, magandang usapan yan. Sino dito ang kontento sa mukha niyo, sinong hindi? Malalaman mo yan. Diba? Tingnan niyo, tingnan ko kaya yung mga ano niyo dito. Mga post niyo. Mga pinipilter, ganyan. Ay, hindi. Parang lahat na ng angulo. Alam niyo kung nagpapakit kayo, para saan ba? Ha, pangasawa? Pinag-pray lang yan. Alala kayo mga ladies, ha? Hindi nakukuha dyan sa ganyan. Yung iba nakukuha doon, pero kung may nakukuha sa ganyan, hindi rin ano, magandang quality. Amen? Mas maganda quality nung pinanalangin mo talaga. Kahit ikaw, isang base ka lang sa isang taon mag-change ng profile, di ba? Sabi yun, nakakadagdag yun, baka tinatawaan lang ka pa nga. Kasi, ang iba naman yung itsura mo sa totoo, ha? Dinayari ka palalo. Amen? Contento ba kayo sa mukha nyo?
Sana. Wala naman sa inyong show, wala naman masyadong swangit dito eh. Hindi, hindi nga. Ano pa? Nakontento kayo sa lahat ng bagay. Amen? Kung gusto nyo talaga ba sa gusto ko tumaas yung sweldo ko, di, bigyan mo ng effort. Ganun lang yan. Panalangin mo, konting effort. Ganun lang yung kasimple. Ganun kasano yun. Ngayon nga, kaya nga pinapractice natin dito yung prioritization. Kasi doon yung malalaman. Kaya yung sabi siya, yung mga nakilala ko na sobra naman dito, sa church, zero, walang soul winning, minsan-minsan lang atin, magpapayaman, tapos magpapa-impress. Anong value mo nun? Sige nga, katisuran ko pa nun eh. Amen. Hindi ka nakakaano nun ha, ayun, at least may kapatid akong milyonaryo. Sana nga, pero hindi pa rin kasi, ang makikita nyo dyan, kung sobra-sobra siya dito nagbigay ng effort, karnal ha, na nagpayaman, sa palagay mo, bibigyan niya dito yon. Hindi nga na-appreciate ito eh. Hindi ka nag-church para magkaroon ng ganito eh. Tapos sasabihin mo, bigla kang magaganon. Maniningil yun. Yun ang gusto ko sabihin. Kung sakaling magbigay siya dito, may kapalit yun. Ganyan ang sistema sa salitributan. Ganun yun. Kaya ang gusto ko sabihin dito, makontento, ibig sabihin, sige, magtrabaho ka. And then, dito huwag kang magkukulang. Eh, bihira naman sa atin dito. Ano. Yung iba naman pala, yung sobra naman dito, kulang naman dito. Nasobraan din. Eh, ang spiritual talaga, balance po yan. Wala pa, meron na ba akong preaching na gano'n? Nasa ano ko pa rin nata eh. Nasa listahan pa rin ng mga future. Pero, spirituality, parang last week, di ba? Moderation. Yan, naalala ko tuloy. Yun ang gusto nating malaman na iba. Moderate tayo. Hindi tayo sobrang may spiritual naman. Pag-quire, talagang todo, no? Tapos dito naman, todo yabang din. May tayo ganun. Gusto natin malaman, balance na balance tayo sa buhay natin. Yan po yung sinasabi ng last week. Amen. Tuloy natin. Dami pa pala. So yun po ha. So again ha, ito yung sa perspective ng lingkod ng Diyos na nag-expect actually ng tulong, ng support. Pero siya, tabaho lang siya kung meron, salamat, kung wala, wala. Tuloy lang. Dapat ganun tayo din sa buhay. Amen? Tuloy natin ngayon. Bakit daw siya kontento? Kasi natutunan niya una sa lahat na ano yung abase, maibaba. Alam niyo naman si Paul, nawala lahat ng credential niya na supposedly naipon niya dati. Okay, siya ay Pharisee, Pharisee of the Pharisee, Hebrew of the Hebrews. Ginagalang siya, may position na siya. Binaliwala niya yon, sabi, di ba? Natapos natin, parang tae sa kanya yon. Okay, yun yung word eh. Binaliwala niya yon. Kasi nga, nung ibinaba siya, okay lang. Naglilingkod ako sa Diyos, yan ang resulta ng paglilingkod ko sa Diyos, ganyan ang nangyari sa Panginoon. Hindi ako magugulat kung ganyan na rin ako. Amen? Okay lang sa akin. Pero sanay din naman siya, hindi lang mababa, ha? Nasanay din siyang may taas. Sige, alam niyo na si Paul, ay, may mga revelation na sa kanya binigay. Eh. Pero actually, binigay na rin dati, pero siya ay nakapagpaliwanag. So, wow. Wow si Paul. So, parang sinasabi rin niya dito, minsan mayaman din siya. Siguro, pag talagang natuwa sa kayong mga churches, bibigyan siya ng ganyan. Amen? So, alam niya kung paano niya gagamitin yon. Hindi yung gagamitin niya ng, ay, magbakasyon ako sa taon, ha? Yung pera. May support, eh. Salamat, eh. Bakasyon nga ako. Tapos, ano ko sa Facebook. Salamat, at ako'y ganyan-ganyan. At ako'y, kung anong ginagawa sa libutan, ginagawa ko rin kasi mayaman na rin ako. Salamat sa kuwota niyo. Tama ba yun? So, kung alam niya kung paano siya mababa, mawalan, ibig sabihin, kapos, marunong din siyang pag siya naman ay umaapaw na, okay? Kung blessing man to, pera man, or ibang bagay. Okay? Kasi mayroon pong panahon na talagang halos pinupuri na si Paul. Alam niyo naman yun, di ba, sa Acts? Ay, ikaw si Mercury! Ah, ganun pala. O sige, mag-alay kayo sa akin. Pwede niyang gawin yun eh. Tumuha siyang tanganong sa ali. So, alam niyo yun. Ito ba, sabi, everywhere, in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Naintindihan niyo ba yung instructed? Ibig sabihin, may specific na tinuro sa kanya. O, Paul, okay, whether it galing sa ibang kapatid o sa Panginoon mismo, pag ikaw, busog na, anong gagawin mo? Ang pakabusog ka ulit? Sa pera, sa pagkain lang eh. Ewan ko yung mga feed ko sa Facebook, ganun, nasasarap eh. Pero mahal.
Ay, total, ano, may ties naman dyan si Bad eh. Ikain ko nga ng ano to. Masarap na pagkain. May mga ganun basta, pinagmamalaki pa eh. Ngayon, nung talagang sobra-sobra, talagang minsan-minsan, walang problema dyan. Kasi si Paul, alam niya na hindi sa kanya, kung binigay man sa kanya, walang iba nagturo sa kanya, pero alam niya, nagturo sa kanya ang Panginoon, hindi ko gagastos ito nang, di ba? Hindi naman sa akin to eh. So, ganun din naman, pag siya ay gutom na, tipid. Ganun lang, tipid. Magaling tong survival skill din. Both to abound and to suffer need. Kasi ganyan po sa ministry. Hindi mo ma-expect na laging marami. Hindi mo ma-expect din na laging wala. Kaya bara yung pagsubok po yan eh. Lalo sa mga pastor nga. Ay sa inyo. Ba't kaya sobo-sobo yung? Siguro spiritual ako. Di tinatanong ko. Parang di naman. Ba't ang dami kong blessing? Ano po yan pagsubok yan sa'yo? Nakikinig ba? Basta di ko kailangan yan. Wala naman. Kung sakaling at dumating talaga yung blessing ka, alam mo ba gagawin mo? Kung mawawala ka na sa church, tulad ng marami namin kilala, nagkaroon lang ng blessing, baliktad, nawala sa church. Kasi pagsubok din yun eh. Hindi niya alam pagsubok pala yun ng Diyos. Kala mo magkukulang ang Diyos ng, ay, bigyan ko nga ng blessing to. Sa mga anak nga ng demonyo, marami sila niyan, pangpain nga nila yung pera, alam niyo ba yun? So dapat alam mo, pag dumating yan, alam mo ang gagawin mo dyan. Hindi mo yan, hindi ka na magkocompromise. Kasi alam mo na darating yan, pwedeng wala, pwedeng meron. Okay, so sana naintindihan nyo yun. And then, dito ngayon pumasok itong sikat na verse. Amen? Ano yan? Kahit sino, kinukote yan eh. Kaso mali naman yung iba. Eh, may nakikita ang nag-post nyan. Hindi naman ligtas eh, kukote mo yan. Itong inquiry kasi parang di ba may Bible month nga daw. Kasi Bible month daw. Oh, what's your favorite memory verse? Ah, favorite verse. Eh, syempre, hindi naman King James yung iba. Nilagay doon. Ito, mga plastic. Yung kilala ko ganun, diligtas yun. Catholic. Pero ito daw ang paborito niya. Alam mo ba yung context niyan? Lingkod ng Diyos yung nagsabi niyan. At kaya sinabi niyang, I can do all things. Hindi yung pang ano lang, pang sarili. Iba ganyan, pag nakita ko sa Facebook, gusto mo mag-ano ako dito? Sample natin. Yung mga kung sino-sino yan. Hindi, wala pala ang Facebook dito. Pero, ganun. Mag-iingat kayo sa post-post nyo. Hindi kayo pabida lang. Huwag nyong gamitin yung salita ng Diyos na pabida. Amen? Ang context nito, kaya niya nasabi yan, kasi minsan niya, wala siya talaga eh. Wala. Imagine yun na siraan siya ng ship. O paano yun? Inagulpi siya. Yung ibang times, may tumulong sa kanya. Salamat. Ibang times, wala eh. Diba, kala nga, patay na eh. Buti, napulo. Ay, buhay pa pala to. Ganun yung kaya sabi niya, kaya kong gawin lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kung hindi ka ligtas, huwag mo i-claim sa iyan. Hindi ka pinapalakas. Mamayabang ka lang dyan. Ginagamit mo na sangkalan yung salita ng Diyos. So, naintindihan niyo yun ha. Huwag niyong basta-basta gagamitin yan. Huwag niyong... Ang gusto mo lang dyan, yung I can do all things, kunwari. Tapos yung true Christ, nababaw yung pangawa mo. At yung lakas na binibigay niya, hindi naman siya nagbigay talaga. Mag-iingat tayo dyan. Okay, tuloy natin. Notwithstanding, may sabihin notwithstanding, parang, however, ye have well done that ye did communicate with my affliction. So, sa Tagalog, kasi sinasabi niya, actually, naka-receive siya ng support, kaso parang pulang. Pero okay lang sa kanya, kasi nga, balikan natin yun ha. Sabi niya kasi dito, you are careful, no, wherein you were also careful. At talagang gusto nilang magbigay. Gusto nila, alam ni Paul yun. Kaso, wala masyadong oportunidad. Either kulang, ganyan-ganyan. Kasi sabi ni Paul, okay na rin. At least nagbigay, maganda yung attitude nila. At sabi dyan, ito yung term ha. Ye did communicate with my affliction. Sa Tagalog, literal muna, ang naipag-usap kayo sa aking yung affliction. Paghihira, parang ganun. Yun nga, parang pag walang-wala ka na, si Pastor, wala nang pang ano kaya, pangkain, wala na akong pampaaral kay Stephen, hindi nasabi ko, nalaman nyo. O, Pastor, ito, pandagdag mo, ganyan. Parang yung sabi dito eh.
So, natuwa siya. Amen? Now, ye Philippians know also that, haba pa, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving the same, but yun. So, binabalik lang niya. Sinabi niya, salamat mga Philippians. Kahit maliit yung nabigay niyo ngayon, nagpapasalamat pa rin ako. Amen? At binaalala niya pa na dati, ibig sabihin niya, kinaknowledge niya yung katotohanan. Itong mga Philippians, kung wala man silang may bigay, gusto talaga nila. Kasi nga, dati, kayo lang yung dating tumulong sa akin. Naalala ko yun. Na-appreciate ko yun. Parang sinasabi niya. So yun nga, nung nangailangan siya, mga taga-Philippians na nagbigay. Ito ngayon, 17. So again, nagtuturo siya ng giving nga. Magbigay kayo para sa gawain ng Diyos. Ngayon sabi niya dyan, not because I desire a gift. So isa sa mga talagang pagdududahan mo sa pastor pag nagtuturo, kaya magbigay kayo, magbigay kayo. Magbigay kayo. Sabi ko magbigay kayo. Ngayon, so isa sa mga isipin niya talaga, ang bira si pastor para sarili niya lang yan eh. Ngayon. So, nakikita niyo yung parallel. Itong pagbibigay po, pwedeng gamitin sa masama, pwedeng sa mabuti. Obviously, sample ni Paul, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos eh. Kailangan niya ng resources, may nagbigay, salamat. So, pero, kaya nabanggit niya yan na not because I desire a gift, kasi kaya hindi yan pang sarili lang. Kasi parang ano eh, parang ganun eh. Hindi, basta parang ganun eh. Hindi. Pero ginagamit niya nga sa ministry. Naintindihan niyo ba yun? So, hindi lang para magkaroon ako, sabi niya, pero I desire fruit that may abound to your account. Baliktad. Okay? Pag kayo kasi nagbigay, yes, magkakaroon ako, pero kayo naman, magkakaroon din. Paano yun? Basta nawalan niya ako. Ibig sabihin kasi parang may account kayo sa langit niya ni. Eh. Alam ng Diyos, kayo nagde-develop yung character niyo. Plus, lahat siya may reward. Alam ng Diyos, pag nagbigay ka ng hindi pang sarili, alam ng Diyos yun eh. So, ano yung sabihin nun? So, pag nagbigay ka ngayon, tinuruan kayo, unlike kung di ka tinuruan, paano nyo malalaman yun? Kung di ka tinuruan magbigay, meron palang ganong gawain, na pwede pala yun, na talaga meron, sa panahon natin ngayon, nasobran nga. Pero yun, sabihin nyo, kahit tingnan nyo yung mga preaching natin, bihira po giving dyan, pag nadadaanan lang natin. Napansin nyo ba yun? Kasi nga, ang commitment namin, pamilya, mag-asawa, yun lang. Basta matuto kayo. Ganun kasi nangyari sa amin. Hindi kayo masyadong napilit dyan. Though may mga time din na pumapasok yan. Pero si Pastor okay yun. Magating dyan. Amen? Kaya binabalance ko sa inyo. So, pero, pag meron talagang ganun na blessing sa mga nagbibigay. Okay? Kaya ngayon, kaya tinuturo ni Paul yan sa kanila. Ngayon, tinuturo ko sa inyo. Bakit daw? Para matuto kayo, para meron kayong lagi natin sinasabi, nag-iipong kayo ng kayamanan sa langit. Yun po yun, okay? Ay, dito at kinuha ng mga bangko yung ano eh. Na, yun talaga yun eh. Isabihin, account mo yun. Pag ikaw nagbigay, oh, mayroon ka ng ano. Nag-debit ka dito, pero sa langit may credit ka. Amen? At yun po ha, pag nagbigay kayo dyan, huwag niyong asahang ano, ibibabalik ko yan ha. Nilinaw ko lang, baka nagkakaroon kayo ng ano eh. Kasi meron talaga doon sa yung nakwento ni Pastor eh. Edi nag-backslide. Ayoko na dito sa church niyo. Nagbigay ako dati dyan. Akin na. Sabi ng Pastor. Minastos na natin yun eh. So, baka lang din nyo alam, okay? So, pag nilagay nyo yun dyan, gagamitin natin yan para sa gawain ng Diyos. Wala nang bawian. Sana. Okay. But I have all in abound. Malapit na po tayo. And I am full having received of Epaphroditus. So, naalala si Epaphroditus. So, para siya yung messenger eh. So, yun nga. Pinapaalala niya na yung binigay niyo, nakarating sa akin yan. Amen? Hindi yan sayang. Kaya, konti man yan, hindi masyado. Okay na sa akin yan. Yan sabi, nga sabi ni Paul. Okay na yan. Busog na ako. Okay na. Eh bakit may sinasabi siyang odor of a sweet smell and sacrifice acceptable, well-pleasing to God? Nadaanan po natin to. Kailan ba yun? Sa Hebrews ata. Naalala niyo yun? Wala pa kasi iba sa inyo eh. So, ang tanong kasi, bakit sa New Testament wala nang nag-o-offer? Meron, eh, no? Pero madalas lagi pala actually. Sa New Testament, hindi tayo may kambing tayo dun. Anong gagawin natin? Sunugin natin para sa Diyos? Hindi na kailangan yun. Sa panahon natin, puros
ang tawag dito, spiritual na po ngayon. Wala nang ino-offer na goat, na sheep. Pansin nyo ba yun? Eh, naaral nyo pa naman yung number, pero tapos na pala kayo sa Leviticus, no? Pero yun po yung explanation dun, ha? Kaya ngayon, eh, ano sinabi dito ni Paul, ang pinag-usapan dyan, pera. Ba't sinasabi ngayon na odor of a sweet smell? Kasi po, nung panahon nila, ganun po yung parang sinusunog yung pera mo nun, eh. Hindi naman lahat, di ba? Kung alam niyo yung mga offering, yung iba doon, kakainin ng mga priest. Eh, ba't ko-offer? Kakainin. Naglilingkod sila sa Diyos. So, pag ikaw ay nag-offer doon, para sa kasalanan mo, napatawad ka ng Panginoon, tapos may kakainin din yung priest. So, patas-patas, amen? Eh, mga priest doon, walang ginawa, kundi ganun. Actually, nakaka-boring nga yun, eh. Actually, minsan nakaka-boring din magpastor, sa totoo lang. Kaya yun sa mga dahilan, ayoko dati, parang, yun ang may gagawa ng pastor. Parang boring, ha? Parang, ang magsasawa, ako, hindi ako yung tipong tao na ganun. Tabaho na lang ako. Diba? Kasi mag-preach ka na naman, tapos encourage mo, puro ganun, nakakasawa. Kasi yung gawain pati sa Panginoon, hindi ito yung tipong parang capitalist, ano eh. Pwede kang kumita ng napakalaki, katulad kumpara doon sa Israel, eh, men, nakilala nyo, may lupa sila, yung Levites, wala. Sinong kikita ng malaking opportunity kumita doon? Yung may lupa, ay wala. Siyempre, may lupa. Asset yun eh. So, pero sila, tinanggap nila yun kasi inutos sa akin ng Panginoon. Pero, good night naman. Sana naman, contribute naman kayo para sa mga priest. Amen? Ganun sa kanila dati, ganun sila sa atin ngayon. Kaya si Pastor, ganun. Yung pangailangan nyo, nagagawa ko, aralin ko muna sa akin tuturo sa inyo. So, doble. So, inaral ko para sa sarili ko, sa pamilya ko, tapos sa inyo din. Hindi lang turo yun. I-apply pa yun. Pa-follow up pa yun. O sana naman, ano, sana mapag pinagpala na tayo dahil sa gawain ng likod ng Diyos, ano dapat? Nakapanghinayang ba magbigay? O sana hindi. So yun ha, kinukumpara yung pagbibigay ng pera parang dating sacrifice sa sinusunog and then kakainin ng mga priest. Ngayon naman, eh, ganun din naman yung pag nagbigay ka sa Panginoon. Amen? But may God shall supply all. Ito naman. So, siyempre, maisipin ng mga kapatid, eh, pastor, paano pag nagbigay kami niya, kami kinulang? Eh, ito yung sagot dun. But may God shall supply all your need. Amen? Yung mga kailangan nyo, kung nagbigay ka dyan, medyo nakulang ka, ang Diyos naman ang mag-supply, so patas lang. Amen? So, obviously, ang ano dito, ang context dito, matino yung church nyo, tsaka yung pastor niya. Obviously, kung niloloko kayo dyan, ewan ko sa'yo. Kaya nga, dapat kayo din nag-aaral. Hindi kayo kontento na, sige, pastor, sige, pakinggan ko yan. Anong host na ba? Uwi na ako. Hindi ganun kasi sayang din, di ba? Kaya may sabi ng pastor, eh, pastor, paano yan pag ako'y nagbigay ko na, katolik ako at talaga naman tama yung aking motibo, nagbigay ako dyan, may paddle. Counted ba yon? May reward ba yon sa palagay nyo? Kaya sabi ng isang pastor, sabi, yung bangko ng Katoliko, hindi yung bangko ng Diyos. Parang ganun eh. Kasi kahit nag-iipong ka doon, wala pala yun. Amen? Amen. Tak na si Julia. Tuloy lang. So, ganun po yan. So, dapat, obvious naman yun, mag-ipong ka, tulungan mo yung gawain ng Diyos na tunay. Amen. Kasi kung may kulto yan, kung na-Calvinist yan, sige, sige, mag-debate pa kayo. Ito yung pera, oh. Doon mo ba i-invest yun? Para ka nang syunga-syunga nun. Doon ka na sa mga soul winner. Amen? Amen. Pinipreach yung salita ng Diyos kahit anong salubungin niya na kritisismo. Hindi sayang yan. Yun ngayon yung talagang kakredit sa langit kasi yun eh. Yung nagawain ng Diyos eh. So huwag kang manghinayang. Ang Panginoon naman magbibabalik sa inyo yan at siya'y mayaman. Yung sinasabi dyan. So tapos na tayo. Now unto God and our Father be glory forever and ever. So kung ikaw binibigay mo yan ng tamang attitude mo, tama pagbibigay mo, anong mangyayari daw? Ang Diyos ang may tataas. Imagine mo kung nandiyan ka nga, kung sa CCF, may polma mo pa dyan. Kaya kay Mr. ano ka, Baptist Day, yung nasa Millionaire's Club ka niya, di ba? Ang Diyos ba na itataas doon? Yun ang tanong mo. Kaya sabi mo, eh, basta ba naman ako dyan sa inyo? Yun nga, kaya ang ginagawa ng kalooban ng Diyos dito, sino may tataas pag dyan, dyan ka nag-invest? Sige nga, edi ang Diyos, yun yung sabi dito. Pag sa tama yan, tamang mga missionary yung nag-suporta ka, ang Diyos ang may tataas.
Hindi, natataas din naman ng Diyos dito. Nakita mo yung laki ng ano namin, Baptist Day pa kami. Eh, Diyos sa inyo, ano meron ba dyan? Sana naitindihan kasi na-preach ko na yun eh. So, ang Diyos ang may tataas pag sinuportahan mo yung tama lingkod ng Diyos at church. Siya yung may tataas kasi sabihin, ba't ka nag-support dyan? Eh, ito yung gumagawa ng kalooban ng Diyos eh. Diba, hindi dahil sikat kami, dahil Baptist Day. Hindi, ganun eh. So, ang bandang ulit siya yung may tataas. So, sana nakuha niyo yun. Kasi, ano lang yun, parang straight line lang yun eh. Gawain ng Diyos, ang Diyos ang pinaka... Siyempre, kung nagginawa yung kalooban ng Diyos, siyempre siya may tataas. Pag hindi nagawa yung kalooban ng Diyos na punta sa kung saan-saan, hindi siya mag-glorify, hindi siya mautuwa. Imagine nyo yung pera nyo, yung suporta mo yung Calvinistian na. Yung suporta mo yung Catholic yan, yung ligtas. So, hindi siya mag-glorify para siyang andun. No? Yun ba sinabi ko? Kaya ano, suporta nyo yung gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi pa tayo tapos. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. Ay, ganito yan ha. Si Paul may kasama siya. So obviously, dati wala pang Bible, wala pang Messenger. So kaya ginawa nila, sulat lang. So importante po na binabati natin. Ako minsan sa JJS, ganun. Nasabihan ko pa iba. E pauwi na tayo. Batiin nyo man lang. Bye-bye. E sabi ko no? Salute every saint. Huwag ka mamili. Hindi ko type yan eh. Mamili. Kanina, ganun din, mga bata. Ngayon, mabanto to eh. Lahat! Hindi nyo ba? Basta, ano, nag-a-assist lang naman. Isa yun, sa mga datong matutunan, bali nag-a-assist dyan, nakita nyo kung gano'n kano si pastor, di ba? Kasi mamaya, oh, ganun din, gawin mo yun. Nakita nyo ba yun? Hindi ko ka-vibes yan eh. Salute, ibig sabihin, greet. Amen, simpleng bagay. Pero minsan mahirap gawin pag di mo naintindihan. Dahil ayoko dyan, mabantot dyan. Dati akong ginawa ng ganyan. Dati pa yun eh. Alang-alang sa gawa ng Diyos, hindi pwedeng batiin. Amen? Sabi niya, all the saints salute you chiefly they that are Caesar's house. So, balikan natin dahil ito. Yung Caesar na yan, sabi, ano talaga si Caesar daw talaga yan. Alam niyo Caesar? Ilan si Caesar? Sino si Caesar? Emperor yun. So, may naligtas. Mga kamag-anak niya, hindi siya. So, sana nga, pero sabi dyan, mga kamag-anak niya. Sino man yun. Kaya sabi, all grace, the grace of our Lord Jesus be with you all. Amen. So, summarize, yung mga napag-aralan natin, hindi nyo pwedeng basta banggitin lang po sa ibang tao to. Amen. Mapakababaw. Bless you, God bless you. Merry Christmas. Ano man yan. Hindi yan binabanggit lang yan. Appropriate yan na pag-greet ni Paul sa kanyang mga pinaglingkuran dito kasi nga inaral nila at nag-participate sila sa tinuturo ng salita ng Diyos. And therefore, andun yung biyaya talaga sa kanila. Amen? At kay Panginoong Jesus. Hindi ginagamit ni Paul si Jesus lang para lang sangkalan. Okay? Tapos tayo. Okay ba ang Philippians? Ang ganda, di ba? Parang ano eh, habang maano tayo, ang ganda. Yung Ephesians, ang ganda. Saan ba tayo? Ephesians. Next! Ano next? Colossians, maganda rin yan. Okay, maraming mga special sa Colossians eh. May kaparalan sa Hebrews. And then, sa saan pa? Sino next natin? Okay? So, this time, let's pray. Lord, maraming salamat at tapos namin sa aming series of Philippians, Panginoon. I pray na na-inspire kami, Panginoon, sa buhay ng lingkod si Paul, Panginoon, Timothy, and Epaphroditus, Panginoon, na sila po yung naglingkod ng tapat sa inyo. Buhay o patay, Panginoon, sakripisyo, kontento po sila kung ano yung bibigay niyo sa kanila na blessing, pagsubok, ano man niya, suporta ng iba, kung wala, okay lang. But nawang ngayong... For this time, Panginoon, natutunan na yung Panginoon na maging kontento. Kung kayo nga, Panginoon, ay nagsakripisyo, yung mga lingkod, ano pa kami, Panginoon, na sa amin na lahat ng advantage halo sa panahon namin ngayon, doon meron din mga pagsubok. Kaya napakadaming bagay, Panginoon, na very advantage kami, Panginoon, kumpara sa panahon ni Paul. I pray
na kayo makontento din. Nakikita namin yung iba na hindi kontento, nakaka-ano po sila, hindi nakaka-encourage. Nawa kami maging encouragement sa bawat isa, makita ng iba na kontento kami kung ano meron, maglingkod lang kami. At ang aming mata, Panginoon, ay nakatuon sa inyo sa rewards sa langit, hindi dito lang sa lupa, Panginoon. So I pray, nakita din namin kung paano maglingkod sa inyo sa buhay ni Paul. Bukod sa contentment, talagang maayos na paglilingkod, Panginoon. So we look forward for the next series, Panginoon. Kayo po lagi ang magabay at magpapala, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.